pong, welcome sa panibagong episode ng GMP Kitchen. At kung mapapansin ninyo, talagang gumalagala na naman tayo ano ngayong araw. At naandito tayo ulit sa Maya Ginubatan, Albay. Dahil alam nyo naman, mahilig ang mga taga-Ginubatan na kumain. Kaya naman napakarami ng mga cafes, napakarami ng mga restaurants at iba-iba pa ng mga sikat na mga kainan naman dito sa Maya Ginubatan, Albay. At ngayon naman araw ay bibisitahin natin itong Singapola Cafe dito man yan sa Maya Iraya, Ginubatan, Albay. At alamin natin ano nga ba yung sekreto, bakit dinarayo, bakit sikat sa social media itong cafe na ito. So tara, samahan niyo ako. Let's go! Alright mga kabombo, so bago tayo tumungo doon sa mga exciting na mga pagkain na ino-offer dito sa Maya Singapola Cafe, alamin muna natin bakit nga ba ito yung naging business ni Mama Karen, yung owner nitong cafe. And of course, alamin natin, Mama Karen, ano ba yung dahilan, ano ba yung rason kung bakit Singapola yung pangalan po nitong business ninyo? Kasi nagtrabaho ko sa Singapore for almost 10 years. Tapos, naisipan namin ng mag-asawa na mag-for good na sa Pilipinas. Since na-expose ako sa culture ng Singapore, sa mga pagkain, tapos gusto namin magtayo ng business and patok ang food business ngayon. So, naging Singapola. Singapore, kasi ibig sabihin Singapore, tapos yung la, yung expression sa Singapore. Kaya Singapola. Anong meaning po nun, ma'am, na expression na la sa Singapore? Parang sa, kung ba, tatanungin ka sa Ginubatan, kumusta ka? Parang okay tabi, parang okay la. Kaya po naging la. So, bali po pala kung ano yung napansin ninyo, ano yung mga nakikita natin dun sa abansang Singapore is parang dinala mo din dito sa Pilipinas. Opo. Para din ma-experience ng mga taga Bicol, taga Albay, saka ng mga taga-Ginubatan, yung mga hindi pa nakakapunta doon, so at least makatry sila ng ibang pagkain. So bali po pala, ma'am, yung mga in-offer po nating pagkain dito sa cafe ninyo is talagang inspired din po doon po sa mga pagkain na mula po sa Singapore. Yes po. So ngayon po, ma'am, mga taon na po ba or buwan pa lang ito po nga business ninyo dito po sa may Ginubatan? Nag-start kami sa tabako noong 2018. Naging okay. Tapos, nagka-pandemic. So, since kasi mas malapit ako sa Ginubatan, transfer na lang namin yung Singapola tabako dito sa Ginubatan. So, bali po, ma'am, ito po. 2.5 years na ata. Mga ganun. Going 3 sa October, mga October this year. So, bali ma'am, ito pong cafe ninyo is dalawa pala. And same lang din po ng pangalan. Yung sa tabako po, nilipat na namin sa Ginubatan. Apo. Ngayon pa pala, talagang dito na lang po sa Ginubatan ang meron. Pero as of now po, ma'am, may plans po ba tayo to expand ito pong business ninyo since sa pag nagne-negosyo po ang isang tao, talagang climate na talaga na makakarating tayo sa mas mataas or mas malayo pang patutunguhan. Actually, ma'am, meron na kaming Singapola sa Las Piñas. Mag-o-open this March. Pero hindi pa kasi namin mino-work out pa yung mga dapat gawin. So by March, mag-o-open na po dun sa Las Piñas, sa Manila. Paano pala yun, ma'am, na naandito ka sa Ginubatan tapos may business ka din naman doon, may bagong branch ka. So, paano natin yun i-handle? May mag-manage din po doon, yung kapatid ko po. So, ma'am, kumusta naman po yung kita dito po sa may pwesto ninyo dito po sa may Ginubatan since nagkaroon po tayo ng pandemic and talagang medyo problema yung pagpasok, paglabas ng mga customers. So far, okay naman. As long as magsisipag ka, magsasaga ka. Kasi pag hindi ka nagtsaga, walang nilaga. So, ganun kasi yung business eh. You have to take risk. Ganun. So far, okay naman ng business. Kasi location-wise, maganda tong location. Kasi along the highway, so ano siya, very visible sa mga tao, accessible.
Kaya okay tong food park ng ginawa. So, yaman din lamang, ma'am, yung napag-uusapan natin is yung pandemya. Bale, ma'am, ito po nga pwesto ninyo dito po sa Maya, Ginobatan. Ilan po kaya yung kapasidad po nitong area? Nito, sa loob siguro mga 10. Let's say 15. Mga inside siguro mga 15 to 18. Tapos sa labas, pwede namang mga 15 to 20. Pwede naman po. Paano po yun, ma'am? Kasi may pandemic po and talagang opo, social distancing tayo ngayon. Dito po, so mga 50% na lang ang inaalaw po. So sa isang araw, ma'am, mga ilan naman po kaya yung pumupunta dito? So, yung... Marami naman. Okay naman po. Yung pumupunta. Hindi naman, ma'am, nagkakaroon po ng pagkakataon na parang ngayong araw medyo mahina yung kita natin kasi nga bibihira yung pagbisita ng mga tao. Ano naman siya, hindi naman siya talagang consistent na lagi kang mabenta. Minsan may mga oras at araw na siyempre medyo hina yung benta. Pero mababawi mo naman sa ibang araw. Pag naging normal na yung situation, mas tingin namin mas magbo-boost pa yung benta dito kasi accessible sa mga schools. Kaya yung nilo-look forward namin na mag-normalize na yung sitwasyon dito. So ngayon po, ma'am, na ito nga isa nagpapatuloy po yung pandemya natin. Ano po yung mga abiso din natin especially po doon sa mga bumibisita po dito sa cafe ninyo? Na lagi pong magsusuot ng mask, mag-sanitize, at maging mag-social distance para at least hindi lang yung sarili yung pinoprotektahan natin, pati yung ibang tao. Magiging mindful tayo para safe lahat. So, ma'am, napakarami po din yung mga tao na gustong-gusto pong mag-business. But the question is, paano namin to sisimulan? Eh, kung talagang gusto namin but may mga pagdududa. Kayo po ba, ma'am, umabot kayo sa punto na parang ayoko nang ituloy kasi mahirap? Dumadating talaga yun, pero kasi once may confidence ka sa sarili mo at kaya mong mag-take risk, kasi sa business talaga, risk talaga yun. So pag wala sa mindset mo na may mga flaws, may mga challenges, darating talaga sa punto parang ayaw mo na. Pero pag confident ka talaga na yung business mo is kakaiba, may ino-offer na diba, ibang pagkain, so may edge ka dun sa ibang business. So, ma'am, opo. So, gano'n na po nakatulong ito pong Singapore sa inyo? May mga naipundar na rin po ba tayo? Or may kung ano na po bang mga nakadagdag din sa buhay natin simula nung dumating po itong cafe na ito? Ang naipundar, siguro yung mga nakapag-provide kami ng trabaho sa mga tao. Kasi, ang daming nawala ng trabaho. So, at least, hindi lang sa amin, sa part namin, nakatulong kasi ibang tao. Kasi yung mga ibang staff, siyempre, may mga pamilya rin silang binubuhay kung pinapakain. So, yun yung parang na-invest for now. Kasi, pag food business, medyo matagal ang ROI niyan. Kaya, ganun, pinapagulong-gulong na lang yung profit. Hanggang sa mag-expand ka na, makakapag-expand pa sa ibang lugar. Siyempre, more jobs, and then more opportunities sa mga Pilipino. Yaman din lamang, ma'am, na pag-usapan na po natin yung mga tauhan nyo po dito sa Maya Cafe. So, ma'am, ilan po ba ang staff na meron tayo? Sino yung naka-assign for cooking? Sa ngayon, ma'am, 4. Pero kasi ako, ma'am, very hands-on kasi ako sa business. So, I include myself as a staff. Opo, so panghima ko doon. Ang nagluluto po si Rika, tsaka si Hak. Dalawa po sila. At saka si Pads, tatlo. Kasi pag magda-day off yung isa, sila yung in-charge sa kitchen. So dito, ma'am, sa business na ito, mga kailan kaya yung parang peak season naman po? Nung February 14, nung Valentine's, gawa ang daming tao.
Yun, pag nag-open na siguro may mga school. Ayan na. So, ma'am, baka meron ka na lang pong gusto din na mga ipahatid, mga advice din po, ano doon po sa mga tao din na syempre gusto pong makapag-negosyo even may pandemic. Ang advice ko sa mga taong gustong mag-business ngayong may pandemic is you have to believe in yourself first. You have to need... Parang kailangan mo talaga mag-risk kasi... Wala namang, parang, paano ba? As long as sa sarili mo, competent ka na magagawa mo. Siyempre, magsisipag ka, magtsatsaga ka. Kung paano mo i-manage yung oras mo, kaya mong magtayo ng negosyo. Pero siyempre, may puhunan ka naman. Hindi ka naman pa, magtayo pag wala kang puhunan. Yun. Na mag-grow ka lang as a person every day. Na ano ba? Na maging ano ba? Maging positibo din sa buhay. Na kahit may pandemya, tuloy lang kasi pag hindi mo itutuloy, wala, andun ka lang. Hindi ka asenso. So ma'am, ito po bang business na ito eh bale, ito na po talaga yung pinagkakaabalahan mo or may iba ka pa po bang mga trabaho? Ano ma'am, by profession po kasi, civil engineer po ako. Hindi ko alam ba't naging, parang mahilig kasi magluto nung nasa Singapore pa, nung OFW. Tapos yun, siguro hilig din. Kaya, eto lang ang pinagkakaabalan ko sa ngayon. Kailangan mag-focus sa buhay. So mga kasama naman natin ngayon mga kabombo, yung isa sa mga cook din dito sa Maya, Singapore, si Mama Rica. So Mama Rica, magandang araw po sa inyo. Ilang buwan ka na po ba or ano ba, years na tayo na naandito po sa negosyong ito and pagluluto? Last September 8 lang po ako nag-start. Actually as service crew lang po ako nag-start. And nung last November 15, umalis yung cook namin, yung talagang cook na hinire ni ma'am. And then, no, wala pa pong magpapalit nun. So, since ako po, nakikita ko naman kung paano siya iluto, since para sa akin, madali lang naman din, ako na po muna yung temporary. And as of now po, ganun na din po yung naging position ko. Hindi na po ako naging service crew ulit. So, ano to ma'am, talagang hilig mo din yung pagluluto? Actually po, yes. Kasi parang madali lang po sa akin naaralan yung kahit minsan medyo complicated yung mga menu. Para sa akin, madali ko siyang na-adapt. Ganon din po yun. Parang gusto ko yung gusto yung magluto. So, ma'am, sa ilang buwan po nga pagsistay dito po sa Maya, Singapore, kumusta yung, syempre, nakakatulong din sa pamilya, nakakapagbigay since ngayon ay may pandemic? Naging malaking tulong po to since talaga, working student po kasi ako. And then, malaking tulong po ito sa pag-aaral ko kasi natustusan ko ng kahit medyo di naman po siya kalakihan, nakatulong po talaga siya. Lalo na ngayong pandemic, yung mga parents ko po wala siyang nawala ng trabaho. Naging tulong ko na rin po yun sa family and para sa sarili ko po. So may balak pa ba tayo na talagang magtagal dito sa poder din ni ma'am? Kasi isipin natin sa ngayong panahon, mahirap. Pero kinakailangan natin mag-survive. Opo, talagang sa sarili ko po, tatagal po ako dito kasi maganda po yung management. And then, nai-enjoy ko po yung ginagawa ko. Kaya alam ko pong tatagal ako kay ma'am. So baka meron ka na lang din ng mga gustong sabihin, mga mensahe din, especially doon sa mga katulad mo din na talagang nagsisikap sa mga sa ngayong panahon. Gaya ko po, may advice ko lang is, trust yourself and parang gumawa po kayo ng paraan kasi di naman po tayo uunlad ng nasa isang posisyon lang tayo. Tayo yung gagawa ng paraan para makatulong din sa family and then sa sarili mo para ma-improve yung skills. And then, ano lang po, think positive na kakayanin lahat natin to since I'm a student po. Malalagpasan natin to. Ang hirap po kasi talaga ngayon ng pag-aaral. So, tayo na lang din ang gagawa ng paraan para mapadali po yun. Basta Radyo Bombo!
Isa pa mga kabombo doon sa pinagkakatiwalaan ni Mama Karen is yung isa pa din ano na cook dito naman sa kanyang cafe. Makakasama natin si Gerald. So sir, magandang araw sa inyo. Sa ngayon po ba na may pandemya tayo at naandito ka sa cafe ni Mama Karen, kumusta naman? Nakakaraos naman ba tayo sa pang-araw-araw? Okay naman po kasi nakakatulong din para sa akin kasi nag-stop din ako mag-aaral. So, ito po yung way na para makapag-ipon din ako pang tuition ko po sa next enrollment po. So, bale, anong year ka na ba? Nagka-college? College na po ako, third year po. Third year. Anong kurso? Hospitality management po. So, talagang naandito ka talaga sa ganitong trabaho na ka-focus? Yes po, kasi hilig ko din po eh. Kumbaga, na-enjoy ko din yung trabaho ko po. Mga ilang buwan ka na dito kay Ma'am Karen? Actually, nag-start pa lang ako ng January po. Hindi pa po nagtatagal. Okay. So sa medyo konting panahon na yon, ano naman yung mga natutunan mo sa ganitong trabaho? Since ito talaga is talagang napapansin natin, connected din naman doon sa kurso na tinatahak mo. Ang napansin ko din po dito is kasi nakakapagod, pero lalo pag madaming order po, papapagod ka. Pero pag once na nailabas mo na yung mga order, parang satisfied ka din sarili mo na natapos na, parang ganun din po. Ano yung mga gusto mong sabihin, especially doon sa mga katulad mo din na kabataan na gusto din na makapagtrabaho, even yun nga, nag-aaral pero kailangan matustusan yung mga pangangailangan at gawin kung ano yung nararapat para din makatulong doon sa kanilang mga pamilya? So, ang advice ko lang sa kanila is, sa panahon ngayon, kung di ka makapag-abante sa buhay kung wala kang diskarte. Sa ganyan, may mga opportunity na trabaho. Pasukan na. Kasi makakatulong na yun. So, bali, ngayon, pag sumasahod ka ba, diretso agad sa savings mo para sa pag-aaral o may mga pagkakataon na kailangan din talaga magbigay sa mga magulang? Inahati ko po yung kalahati, savings, tapos yung kalahati para sa bahay din po. Kung sa pagkain, sa ganyan, sa mga bigas, tinutulong ko din po. So, bale, anong pakiramdam na nakakatulong tayo, especially dun sa pamilya natin, and nakakapagbigay tayo, even na marami yung nagsasabi na gusto ko nang makatapos ng pag-aaral kasi gusto kong makapagbigay, gusto kong kung ano yung binibigay din ng mga magulang ko, mapalitan ko. Ano yung pakiramdam na ngayon, kahit hindi ka patapos sa pag-aaral, nakakatulong ka? Sobrang gaan sa pakiramdam, tas masaya na din. Siyempre, hindi mo naman feel yung hingi ka lang ng hingi. Pag nakapagbigay ka na sa magulang, makikita mo yung ngiti nila na parang ito yung pinagpaguro ng anak ko nga ganyan. Parang ganun din po. So ano na lang yung mga maipapayo mo, especially doon sa mga gusto din na sa ganyang edad, murang edad, makatulong din sa mga pamilya nila? Ayun, sa kagaya po ang sinabi ko kanina, kahit anong trabaho kayang gawin din nila, pasukin nila kaysa tambay lang ng tambay. Walang mangyari pong kurbo, ganun. Basta radyo, bombo! So, hindi talaga mga kabombo magiging possible yung isang business at hindi ito uunlad kung wala yung mga staffs and of course yung mga tao na naniniwala and yung mga kumikilos. Kailangan talaga may manpower tayo para maging successful ang isang business. So, makakasama natin dito ang isa pang crew, ang service crew naman ni Ma'am Karen, si Gia. So, Gia, magandang araw naman sa iyo. So, habang naandito ka sa may Singapore, kumusta naman? Kumusta yung trabaho? Hindi naman ba mabigat or may times na medyo nakakapagod but fulfilling? Minsan po may times na nakakapagod kasi pag marami po yung tao. Minsan naman po pag konti nakakapagpahinga naman po, nakakaupo minsan. Pag marami po kasi struggle na kami minsan, hindi na nakapag-uusap. Tsaka lahat na lang ilalabas dapat dire-diretso yung sa work. So yun po. So ganito nga ang sistema natin ngayon na ikaw is kaisa-isa na service crew dito sa Maya Singapore. So, paano natin yun i-handle since sa paghalimbawa ngayon ng mga peak season, madami yung mga pumupunta? Minsan po, pag di ko na po kaya, tinatawag ko na lang po sila ate. Pag tapos na po sila magluto, nagpapatulong na lang po ako maglabas ng food para mas mapadali po.
So, bali ikaw, Wagia, is ikaw yung service crew, ikaw yung usually humaharap dun sa mga customers. May mga na-encounter na ba tayo na parang pag matagal na isi-serve yung mga pagkain na in-order is medyo parang nasusungitan tayo? Opo, minsan po, pag nung ano, maraming tao, nagagalit na po sila kasi matagal na daw po. Pero inuuna ko po kasi muna yung mga unang dumating po at nag-order. Pinapaliwanagan ko na lang po ng mabuti at humingi po ng pasensya. So, paano yan? Eh, talagang kinakailangan pala dito sa trabaho na ito and dito sa position mo bilang isang service crew, talagang dapat mahaba yung pasensya natin. Kailangan po habaan yung pasensya kasi dapat customer is always right po. So, sa ngayon naman na may pandemya at naandito ka nagtatrabaho, ano yung pakiramdam na even na ganito nga yung ating sitwasyon is nakakatulong ka pa rin naman and kumikita ka pa? So far, masaya po kasi minsan po pag nahihingan ako ng mga kapatid ko, nabibigyan ko po sila. And minsan din po, nakakabili na rin ako sa bahay ng pang-food. So masaya po. Ikaw ba ay nag-aaral, Gia? Kakagraduate lang po ng senior high. Sa Morms po. So, anong balak natin na kuning kurso? Nung una po kasi flight attendant po kasi yung gusto ko eh. Kaso po, naisip ko po kasi nagtatanggalan na po sila ng mga employee. Manap na lang po ako ng iba muna ang pagkakakitaan. Tsaka nahanap ko po ito sa Singapore. Kaya pumasok po muna ako dito, pansamantala. Pero sa ngayon, eh, kung halimbawa naman, eh, mabibigyan tayo ng pagkakataon na ganito nga eh, sa tahakin na din ano or i-pursue yung pangarap na talagang gusto natin. Eh paano tayo niyan eh, kailangan nating bitawan ano, kailangan nating iwan muna yung trabaho na meron tayo dito. Sa ngayon po, siguro dito na muna po ako kasi hintayin ka lang po muna mag-open ulit yun. And napamahal na din po ako dito sa Singapore lang. So baka dito na din po magtatagal. So kumusta si Mama Karen bilang isang boss? Ano po, masaya po si Ma'am. Minsan po, may times na masungit si Ma'am. Pag late po kami, tsaka ano po, di nagagawa yung mga dapat gawin muna po. May reason naman pala, bakit nalilate? Minsan po, naglalakad lang po kasi kami papunta dito. Natin, di ba? Bigyan tayo ng sasakyan naman. Joke lang. Oo. Pero pag mga ganyan na medyo napagsasabihan tayo, kasi pag mga napagsasabihan tayo, para din naman sa ikaunlad natin bilang isang tao. So, paano natin tinitake yung mga advices naman na binibigay ni Ma'am Karen? Tinitake ko po yun as, ano po, parang advice ni Ma'am. Tsaka, di ko naman po yun nilalagay ng sama ng loob kasi amo po namin yun. And then, siya po yung nagpapasawad sa amin. Kaya, kailangan pong sundin namin. So, sa tinagal-tagal mo na din na naandito ka sa Maya, Singapore. So, sa tingin ko, hindi na lang naman yung relasyon is talagang boss and mga staff. So, si Ma'am Karen, ano ba? May pagka-motherly din ba si Ma'am? Mga ganyang tipo ng isang tao? For me po, is parang pwede na pong maging mom and a friend si mom kasi napaka-bait po niya sa amin and lagi niya po kaming binibigyan ng advice and lagi po siyang mahabang pasensya sa amin. Basta radyo, bombo! Yaman din lamang, alam kong napakarami yung nag-aantay kung ano nga ba yung mga sineserve dito sa Maya Cafe ni Mama Karen. So ngayon, makakasama natin ulit siya at ma'am, introduce mo muna po ano po ba yung mga ino-offer na mga pagkain po dito sa inyong cafe. Ang ino-offer namin is mga Singaporean-inspired na mga food. So ito, laksa, noodles na may coconut milk, tapos may chicken. Ito yung mga bestseller, laksa. This one is bok choy mee. Bok choy mee, ibig sabihin, minced pork noodle. Egg noodles na may mga mushroom pork, tapos may soup. Ito po ba, ma'am, is sikat po talaga sa Singapore? Yes po. So, pag pumunta ka ng Singapore, pag
kakain ka sa labas, hanapin mo tong laksa tsaka bak churmi. Nakikita din dito po kasi ma'am sa Pilipinas, marami yung parang kainan, mga karinderya na kung mapapansin natin may mga pansit, mga ganyan. So ito ma'am, pag nakita natin ito sa mga gilid po ng kalsada, meron din po ba? Wala po. Wala. Mostly restaurants. Sa ano, sa SM ata dati, Nanyang, minsan, kaso naglipat ata ng Makati. So ma'am, na-curious lang ako dito sa itsura nito kasi nung unang paglagay dito sa table, di ba mga kabomo, sabi ko, ano ba to, hindi ko alam kung pizza ba ito or what. So ito ma'am, ano po ba nga pagkain po itong in-offer naman ninyo? Ito po yung ano, Nasilimak pizza, nilagay namin sa bilao para at least, di ba yung feel. Chicken na yung pagka-marinate, parehas nung nasi lemak namin, rice and burger. Okay. So ma'am, ito pong isang bilao po ma'am na ganito, ng pizza. Magkano po ma'am? $2.59 lang po. Good for mga 8 slices na po siya, thin crust. Mabalikan ko lang po itong dalawa, yung cost naman po nito. Ito po is $1.59, tapos ito din po $1.59. So, same lang. So, dito naman tayo, ma'am. Ito kasi naamoy ko kanina pa. Ano mga kabombo? Hindi ko lang alam kasi napakarami ng mga mahilig sa maanghang katulad nitong nasa tabi natin, si Bombo Joel. Ano. So, curious lang tayo kasi medyo sabi ko parang ang lakas nung dating, ang lakas nung amoy nung anghang niya. So, ano po ba ito, ma'am? Yan yung sambal fish. Sambal, yung chili. Strong talaga. So, kailangan talaga ni sir matikman yan. Yung sipa po ba ma'am nitong anghang nito, gaano po kalakas? Kaya ng urago, basta mga Bicolano, mga urago. Paano ma'am yung mga Bicolano na talagang medyo negatibo tayo sa pagkain ng maanghang? Uminom na kaya ng tubig siguro. So ito, ito talagang sinasabayan ma'am ng kanin, ano po? Opo. Pwede din pampulutan, with beer, gano'n. So, bali ma'am, itong isang ganito na pong isda, magkano naman po ito? $1.79 lang po, yan. $1.79. Yes po. So, dito naman tayo, ma'am, kasi na-curious ako. Akala ko nga, shrimp. Akala ko, opo. So, ano naman po ito, ma'am? Yan po, luncheon sticks. Luncheon meat lang. So, pang appetizer, mga pika-pika, ganon. Pwedeng ulamin, ma'am. Pwede, ma'am. Pwedeng-pwede yan ma'am. Flexible yan ma'am sa na ano lang, napansin ko din ma'am, itong meron tayo ditong anong klaseng sauce ba ito ma'am? May mayonnaise and ketchup lang po yan. Na may garnish-garnish po. So, dito naman tayo ma'am. Magkano po yung ganito? Isang... $150. Yes po. So, dito naman ma'am, sa chicken. Yan po yung salted egg chicken wings. Kasi sa Singapore... popular yung salted egg. Potato may salted egg, chicken may salted egg. So, kasi sa dito sa Pilipinas, more on buffalo wings, butter chicken. So, yun nung naisip namin, salted egg chicken wings. $1.85 po. Good for 2 to 3 na. So, napansin ko ma'am, yung itlog talaga is kitang-kita pa ano dito sa may parte nga gilid. So, paano natin to ma'am nilalagay? Kasi ang tingin na parang medyo half-cooked ba ito ma'am? Ah, hindi po. Ano siya? Salted egg. Itlog na maalat po talagang ginagamit namin dyan. Tapos may cream, kaya po ganyan. Yes po, ma'am. Kala ko, ma'am, hilaw na itlog. Kasi yung iba, di ba? Maku-curious ako, tinitignan mo kasi dito sa may gilid, ano, dun sa mga footages naman na meron tayo dyan, mga kabombo. Talagang yung dito sa may gilid, mapapansin mo, ayan o, oh, creamy. Creamy yung dating niya. So, dito naman tayo, pang malakasang burger, ang mga kabombo. Ito ma'am, ano po ba yung nasa loob naman po nito? So, yung nasi lemak burger, parehas nung nasi lemak pizza. Since ang mga Pinoy mahilig sa burger, kaya nag-create kami ng burger na pang Singapore. Kasi usually dito mga ano ba, beef burger, mga ganon. So, iniba yun namin yung pag-marinate ng chicken. Kaya nakagawa kami ng nasi lemak burger. Napansin ko ma'am, parang curious lang din ako kasi ngayon ko lang nakita na yung burger, kasi usually burger and fries talagang sabay eh. May peanut tayo dito ma'am. Ayan sir, ayan ma'am sorry. Yung nasi lemak po kasi ma'am,
rice. Meron siyang side dish na ikan bilis. Yung ikan bilis, yun yung bulinao. Tsaka may peanut. Mani. Akala ko ano? Akala ko mambawang. Dilis po. Dilis. So pag pumunta ka ng Singapore, pag nag-order ka ng nasi lemak, meron siyang side dish na... Opo. Tsaka, so dito naman tayo. Nakakapansin ako dito ng parang fried rice. Pinoy na Pinoy yung dating, di ba, mga kabombo? So, ay mabalikan ko lang ito. Magkano po yung serving nito? 129 lang po yan, ma'am. 129. Yes, so, dito po. Naman po, ma'am. Ano yan po yung nasi goreng. So, pansin nyo lahat may mga nasi pizza. Nasi. Nasi goreng po. Fried rice, parang silog. Meron siyang, may mixed veggies saka chicken breast. Tapos, may side dish na cucumber. Ayan. Nasi goreng. Ibig sabihin po, fried rice. Nasi goreng, fried rice. So, nasi is rice. So, since ito po, ma'am, is mga pagkain sa talagang Singapore din, nagmula. Hindi naman tayo, ma'am, talagang nahirapan, no? Kasi yung ingredients talagang makikita lang din naman dito po sa Pilipinas. Yes po. Kasi Singapore is Asia, so hindi mahirap yung mga ingredients. Mabibili mo lang sa market, palengke. So, dito naman tayo, ma'am, sa drinks. Okay. Introduce mo naman sa amin, ma'am, itong mga colorful, di ba? Dito tayo, itong color green, ma'am, napapansin ko meron tayong pepino dito sa may gilid. Okay. Yan po yung cucumber lemon. Sa Singapore kasi mahilig sila sa mga fresh juice. Iba-ibang flavor. Kaya since yung pepino kasi is laging available, kaya yan ang naisip namin. Ito naman po, ma'am. Yan yung Milo Godzilla, kaso natunaw na yung ice cream. Ang ganda nito kanina, mga kabobo, kaya lang natunaw. Maganda po. Maganda siyang tingnan. Natunaw na. Milo Godzilla. Siya yung nanay ng Milo Dinosaur. Milo Dinosaur pala. Opo, may sa mga hawker, yung hawker yung lugar sa Singapore na parang sa tabi-tabi lang. Yung sikat na isa sa mga sikat na drinks for kids or young at heart, Milo Godzilla, Milo Dinosaur. Milo drink po siya. Very simple. Dito naman po, ma'am. Yan po yung iced lemon tea, yung brewed nut iced tea, tsaka may lemon. Presyo naman po nito, ma'am. Magkakapares lang ba, ma'am? Okay. 125. Tapos yung iced tea and cucumber po is 75. 16 ounce po na siya. 75 lang. Ay, yung dalawa po. Yung Godzilla po is 125 po. 75. Oh, may healthy drink ka na. Diba? Ngayon, tutungo na tayo, mga kabombo. Kasi kanina pa ako na curious din ako dito kung gano'n ba ito kaanghang. Pero titignan natin kung kaya ko ba siyang kainin o hindi. Kasi yung amoy, kasi kanina pa ako napapalunok. Kasi yung amoy ng sili. Grabe talaga, mga kabombo. Talagang parang papasok siya sa ilong mo na parang ma-aching ka. Tapos parang masasamid ka yung dating ng amoy niya. So, dun sa mga mahilig na kumain ng maanghang, abay, bisita lang dito sa may Singapore dahil mararanasan nyo, mga kabombo, yung siguro, hindi naman, ma'am, talo nito yung Bicol Express, ma'am? Parang parehas lang naman ang pagkaanghang. So, kung yung Bicol Express, hindi ko na kinakaya, paano pa kaya to? Kabombo. So sige, titikman natin yung mga sinerve din na pagkain ni Ma'am Karen. Let's go. Kuya. Sige. Umpisahan mo na sa maanghang. Yan, yan ang start, yan ay yung end. Grabe siya. Patay tayo dyan! Alin ang gusto mo? Bistro na lang, tama na sa'yo.
Ay, ito na lang para mabisa sa ano. Sa akin. Gumaganda ka yata. Huwag kang iiyak. Kung nagpapawisan ka na, naiiyak ka sa sarap. So, paano na ako nito mga kabombo magre-review kung ang hirap magsalita? Hindi pwede Bombo Jowel na ako lang yung mahihirapan dito. Sabay-sabayan, ma'am. Alam niyo mga kabombo, talagang nung unang kagat pa lang, nandito pa lang ha, sa dulo ng dila ako. My God! Parang umakyat sa tenga yung anghang, ma'am. Nakakainis. Alam niyo yung hanggang ngayon, nafe-feel ko pa yung anghang, pero siya, nakangiti lang. Ito yung anghang na gusto ko. Diba? O, bakit? Ano masasabi mo? Manghang, siyempre. Masarap anghang. Ito ang the best na pulutan. Paano pag sinawsaw natin, ma'am, dun sa... Marami ka ng kanin. Maanghang din ba yung ano, sawsawan? Hindi. Parang ayoko nang itry. Try mo ulit, tapos isaw-saw mo. Okay. Chairman ha, ginagawa ko to para sa... Joke lang. Paki-cut, editor. Baka sabihin niya. Hindi. Sige, isaw-saw mo to. Handa na ba ako? Ayan na, Bombo dyan. Kung nanonood ka ngayon, feeling ko ito pa talaga yung ulam na para sa'yo. Tignan lang natin kung makapagsalita ka pa. And another one. 1, 2, 3. Yeah, sige, ibutin mo yung toyo. Mapapakain ka ngayon. Ito ang una't huling kain ko ng pagkain na to, sinusumpa ko. Pero ganito, aamin na ako. Masarap siya. Ang problema kung hindi ka talaga mahilig kumain, mga kabombo, sa maanghang. Sandali lang. Ang hirap mag-review pag may parang mainit ka sa dila. Grabe yung anghang nito. Ma'am, matanong ko lang, marami po ba yung umu-order nito? Ay, okay naman ang ano... customers na siguro yung kasi bago sila mag-order, dinawarning nga namin sila. Kasi ayaw namin ma-shock sila. Kasi talagang kanina pa lang, niluluto pa lang siya mga kabombo, naamoy ko na yung sili. Kaya talagang nung pag-serve niya, naamoy ko na, tas parang may effect na na-aching ka, tas parang nasasamid ka. And hindi mo maiwasan na parang kailan mo lumunok ng lumunok. Yung talagang purong sambal, dun mo siya isasaw-saw. Kasi ito si Bombo Jowel, kung saan na to pumuntang bansa. Meron siyang purong sambal. Maliban sa ganito, may sambal siya talaga na puro, isasaw-saw mo rin dun. Apakasarap nun. Yung purong sili talaga siya. Kailangan na siguro natin mag-move on. Mga kabobo, so ano kayang next natin natitikman dito, ma'am? Dahil para gusto ko na siyang kalimutan. Okay, dito tayo sa wings. Okay. Tatry natin. My God. Ayan. Pangontra. Pangontra sa anghang to, ma'am. Oo. Okay. Tatry natin, mga kabombo. Ang galing naman nitong ano natin dito sa... itong
creamy na ano natin dito na side kasi hindi sa yung hindi siya yung ano yung usual na luto ng manok na talagang araw-araw na 'di ba ma'am? Araw-araw na natin araw-araw na natin natitikman kasi tignan mo naman feeling mo na sa Singapore ka talaga. Hindi pa rin ako makamove on sa pisdang to. Feeling ko na andito pa rin yung ano yung lasa pero buti naman at binigyan tayo ng manok. Hindi ko na siya masyadong nalalasahan. Masarap to pang ulam, ma'am. Mm-mm. Good siya for ulam. Doon naman tayo. Okay. Ano yung talagang yung palasa ko pang Pinoy eh. Talagang mas ano ko yung ganito. Ako niya. Mamaya ka sa akin. Mas ano yung ano niya, yung lasa niya. Ma'am, tanungin ko lang, ano po yung mga nakahalo dito sa kanin na ito? Mga secret yan, ma'am. Secret ingredients. Bawal sabihin. Kailangan mong pumunta ng Singapore para matikman mo yan. Pero pag dito ka, matitik. Pwede, ma'am. Pwede. Okay. Magkano nga ulit, ma'am, yung isang ganito? Yan po, 99 lang po yan. Mura lang. 99. Busog ka na. Pero, nakakadagdag yung ano? Nakakadagdag yung itlog. No? Sarap siya. Yun na siya makapagsalita, mga kabombo. Ano, kumusta? Titiran pa ba kita? Grabe naman. Kailangan mo kong tirahan. Okay. So, next. Saan na tayo, ma'am? Proceed naman tayo sa... Okay. Laksa. Hindi, kutsaraan na lang. Kutsaraan lang para hindi ka mahirapan. So, mga kababa, kung gusto nyo ma-experience yung paggamit ng chopsticks, pwede dito. Ako kasi maliit ang kamay ko. Yan ang problema ko dyan. Alright, mga kababa, so yaman din lamang at talagang busog na ako dito. And natikman natin ano yung mga pagkain na ino-offer ni Mama Karen dito sa kanyang cafe. Kung pupunta ka dito, isipin mo na lang ano, kung gusto mong matikman yung mga pagkain na mayroon sa Singapore, why not visit na lang ano dito sa cafe niya kasi talagang yung mga pagkain dadalhin ka sa bansang Singapore. And pati yung ambience ano, hindi lang yung pagkain, even yung ambience kasi may mga nakikita tayo dito na mga paintings showing din ano yung kagandahan ng bansang Singapore. So, ma'am, invite mo na lang po yung mga kababayan din natin na gusto pong bumisita po sa inyo. And kailan po tayo bukas, mga anong araw, anong oras po, and saan po ang location naman po nitong cafe ninyo. Kung gusto nyong ma-experience ang Singapore inspired ng mga pagkain and drinks, punta kayo dito sa Ginobatan Food Park. Purok size barangay area, Ginobatan, Albay. We are open Monday to Sunday, 10 a.m. to 7 p.m. Kita-kits! So, napapansin nyo kasi si Ma'am Karen, feeling ko nga, akala ko Chinese. Chinese ka, ma'am? Hindi man. Mikulana po. Diba? Akala ko nga, talagang kasi... Yung pangalan pa lang, Singapola, tapos inspired sa bansang Singapore. So, tinitignan ko si ma'am kanina, akala ko isa siyang, ano, foreigner. Akala ko foreigner. Pero, so yun, it's a prank. Okay. So, yun mga kabombo. So, yung mga pagkain na naandito talagang, kung mahilig ka naman sa sobrang anghang, abay, why not, diba? Punta na dito kasi... Talagang yung sipa ng anghang ng mga pagkain dito, hindi mo makakalimutan. Yes. Katulad ko, feeling ko hindi ko dito makakalimutan. Tapos ito, the best to.
pizza and this one dahil ako'y yes, dahil talagang yung panlasa ko pang Pilipino tapos ito. Diyan na nagtatapos yung ating panibago na naman na episode sa GMP Kitchen. So maraming salamat kay Mama Karen sa pag-accommodate dito sa Maya Singapore or dito sa Maya Singapore Cafe. And of course, ano mga kabombo, sana naman ay yung mga mahilig dyan na matry or yung gusto naman na matry yung ganitong klase ng mga pagkain. Of course, hindi nyo na kailangan bumiyahe. Hindi nyo na kailangan pang mamasahe. Hindi nyo na kailangan na sumakay pa ng eroplano. Pwedeng-pwede nyong matikman yung mga pagkain na meron sa Singapore. Dito lang po yan sa may Ginobatan, Albay. Kaya visit lang ang mga kabombo dito po sa kanilang cafe. And of course, welcome po kayong lahat. Basta sumunod tayo, mga kabombo, dun naman sa mga protocols dahil nagpapatuloy itong banta nitong COVID-19. Maski pa may bakuna na tayo, abay ingat-ingat sa paggagala po ngayong panahon. So of course, pasalamatan din po natin yung mga nasa likod ng camera, si Bombo Jane Nate. Of course, ang ating piloto, Bombo Joel, na busog ngayong araw. And of course, sa ating editor, Bombo JJ Malate. So, hindi naman magiging possible itong episode na naman na ito without the help ng buong team naman ng Bombo Rajali Gaspi. So, yon. Sa panibago pong araw, dito naman po sa linggong ito, abay naway nadala ko kayo sa napakaganda mga kabombo na lugar naman ng Singapore kung saan natikman nga natin yung kanilang masasarap na pagkain. So yon, ito naman po ang inyong lingkod, Bombo Rizarian, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number one radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Good morning, Philippines!